March 10, 2020 ay mainit ang usapin tungkol sa pagla-lockdown ng buong Luzon. Nasa Marikina ako noong panahon na iyon. Buti na lamang at ang nakuha kong tiket pauwi ng Puerto Princesa City ay March 13, 2020 at 3:30 p.m. Paglapag ng plane sa Puerto Princesa City International Airport ay isang crew ang nag-guide sa amin papunta sa isang desk upang mag-fill up ng form tulad ng plane, flight number, set number, date and time of arrival, name, age, address, contact number, and the health status. Di ko pa noon maintindihan kung bakit kailangan mag-fill up. Di pa masyado ginagamit ang term na contact tracing. Pero bago umalis sa Manila, may advice na agad na dapat mag-quarantine ako sa loob ng 14 days kasi galing ako sa lugar na kung saan ay may COVID-19 cases at considered na ako bilang isang PUM o Person Under Monitoring. Ito pa noon ang term na ginagamit. Araw-araw ay parami ng parami ang bilang ng COVID positive at ganun din ang mga namamatay. At noong March 16, 2020, ang lahat na lugar na sakop ng Luzon ay nilagay sa ECQ o Enhanced Community Quarantine. Napakahirap ang sitwasyon na iyon sa bawat isa kasi hindi pa ganong klaro ang guidelines na inilabas. Marami ang agad na natigil sa pagtatrabaho. Ang iba nga ay tuluyan pang nawalan. Marami ang hindi nakauwi sa kani-kanyang lugar dahil hindi na sila papayagan pang makauwi. Problema ng lahat ay ang basic commodities tulad ng pagkain, gamot at iba pa. Bago na ideklara ang lockdown, ang karamihan ay nag-panic buying. Pero kami naman ay nag-panic lang. Wala kami sa face ng buying. Isa pa sa masaklap ay kung ano ang ipambili dahil karamihan nga ay sapat lang ang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa makatuwid, ang lahat ay hindi nakapaghanda. Lahat ay nabulaga. Ang lockdown ay paraan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Napapaisip ako, may pikto ba talaga ang pagsasagawa ng lockdown? Kung meron, gano'ng ka-epektibo? Kasi bakit tuloy-tuloy pa rin ang bilang ng pagdami ng positive at namatay sa COVID-19 sa kabila ng ibang lugar nga naka-hard lockdown pa? Maaring isang measure ang pagla-lockdown. Kung naka-lockdown, malimitahan ang pagkakalat ng virus kasi hindi makalabas ang mga tao. Hinigpitan ang pagpapatupad ng oras ng curfew. Sabi nga ng mga pilosopo, bakit sa gabi lang ba lumalabas ang COVID-19 at kailangan may curfew? Pero sa kabila ng ginagawang paghihigpit, bakit marami pa rin ang pilit na lumalabas? Kasi kailangan nilang tupdin ang kanilang mga tungkulin sa kanilang pinagtatrabahuan o kailangan nilang maghanap ng mapagkakakitaan. Alam nating lahat na hindi sapat ang binibigay na ayuda ng ating pamahalaan. Hindi pwedeng pakiusapan ang sikmura na huwag mo na siyang makakaramdam ng pagkagutom dahil wala pa kayong makakain. Hindi po ganun iyon. Kailangan ng bawat isang may sapat na pagkain sa pagkainan. Kailangan ng bawat isang essential tulad ng gamot. Ang mga problema na kinakaharap ng karamihan sa mga Pilipino ay problema na noon pa kahit hindi pa man dumating itong COVID-19. Mas lalo pang ang pinahirap at pinalala nung sumapit na itong pandemya. Kung titingnan natin sa kabilang panig, parang hindi sapat o maaari ring hindi akma ang mga solusyon na naisip at pinapatupad ng mga kinauukulan. Pasintabi po sa kinauukulan. Ang isang taong ikahos, gustuhin niya mang tumalima sa mga health protocols na pinapatupad ay hindi niya ito magagawa. Bakit? Kasi kailangan niyang lumabas upang maghanap buhay. Ang face mask na kanyang suot-suot na disposable ang label ay mahigit buwan niya na rin itong ginagamit. Sa bahay nila, wala namang sapat na espasyo upang masabi mayroon silang social distancing. Hindi sila sagana sa disinfectant upang sabihin na pinapatay nila ang virus na maaring daladala nila mula sa labas. Ay, hindi ko maisip kung ano nga ba ang tumpak at akmang solusyon na angko para sa iba't ibang sitwasyon natin. Pero, ganito na lang siguro ang magagawa ng bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, maaari mong gawin ay umiwas na hindi ka mahawaan. Siyempre, sundin mo talaga ang health protocols kahit na mabigat itong sundin para sa iyo. Kung may tanim kang kalamansi, damihan mo ang inom para magkaroon ka ng maraming vitamin C. Kumain ka rin ng maraming gulay at prutas. Kung wala naman kayong disinfectant na magagamit sa bahay, ay maligo ka na lang bago pumasok sa inyong bahay. Kung ikaw naman ay nakakaluwag-luwag,
Huwag naman gala ng gala upang hindi ka mahawa at hindi ka naman maging sanhi ng pagkalat ng virus. Kumain ng masustansyang pagkain at bumili ng mga vitamins para sa iyong katawan. Magtipid ka. Kasi hindi natin tiyak kung hanggang kailan matitigil itong pandemya. Huwag magbidabida na may quarantine pass ka at maya-maya ay nasa palengke ka o kaya sa mall para mamili. Huwag mo rin kalimutang mag-share kung may sobra ka. Magpunta ka sa community pantry pero huwag kang kumuha ng itlog. Joke lang. Pumunta ka doon upang ihatid ang iyong ambag. Kung ikaw naman ay mas maaluwa ng kalagayan kaysa doon sa nakakaluwag-luwag, tumulong mag-share sa mga nangangailangan. Sabi nga ng slogan ng community pantry, magbigay ng ayon sa kakayahan, kumuha ng batay sa pangangailangan. Kahit na ano pa man yan at kung sa tingin mo ay makakabawa sa bigat na pinapasa ng iba, huwag magdalawang isip na ibahagi ito. Huwag magsawang magbahagi. Manginganyo ka pa na makakilala mo na magtulong din. Kung ikaw naman ay lingkod bayan, ibigay ang nararapat sa iyong mamamayan. Pakiusap, huwag na itong babawasan at huwag ang kinin na akala mo sa bulsa mo nang galing ang iyong ipinamudmud. Mas mainam kung gumawa ka pa ng network na kung saan mas makakalikom kayo ng mga donasyon na makadagdag sa ibabahaging tulong. Kung ikaw naman ay tagagawa o tagapagpatupad ng batas, pag-isipang mabuti ang gagawin ng sagayon ay mag-akma naman ito sa bawat isa. Hindi sana generic ang gagawing panuntunan kasi magkakaiba ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. I-priority ang pangangailangan ng mga mahihirap dahil mas kailangan nila ito sa ngayong panahon. Mag-monitor, iyong totoong monitor sana, iyong walang palakasan upang masiguro na ito ay pinapatupad ng maayos. Kung may pagkakamali kang mapuna, itatama ito at huwag hayaan na lamang. Hindi habang buhay ay babantayan tayo ng mga frontliner upang palaging paalalahanan ang dapat nating gawin. Isang taon ang nakalipas, hindi pa ba tayo natututo? Hindi pa ba natin natutukoy ang ugat at ang magiging bunga nito? Hindi pa ba natin natutukoy ang mga kahinaan sa nakaraan at nagpaplano kung paano ito palalakasin sa kasalukuyan? Ang pandemya nating kinakaharap ngayon ay hindi lamang laban ng presidente. Kailangan ay ang kooperasyon ng bawat sektor ng lipunan. Alamin natin ang ating magiging papel. Huwag na tayo magiging pabigat, bagkus tayo dapat ang mag-aangat sa lahat na mamamayang unti-unti nang bumabagsak at nawawala na ng pag-asa. Sa kasalukuyan ay naka-lockdown na 5 barangay sa Puerto Princesa City. Pero batay sa anecdotal information, araw-araw ay may nare-record na positive. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa kabila ng pagsasagawa ng lockdown, kaya itinaas ito sa hard lockdown. Hindi sapat na solusyon ang lockdown. Mapa-ACQ, GCQ, MGCQ o hard lockdown man ito. Panandalian lamang ang maidudulot nitong kalutasan. Kung gusto ng pamahalaan na walang lalabas na tao habang lockdown, ay ibigay sana ang pangailangan upang walang dahilan na lalabas pa sila. May karapatan ba ang bawat isa na pigilin ang kapwa na huwag lumabas kung ang dahilan ng kanyang paglabas ay para sa kumakalam na sikmura? Magdasal tayo ng taimtim. Maging tapat at totoo tayo sa ating mga sarili upang magawa natin ng tama ang ating gampanin. Maging positibo tayo sa ating pananaw at hindi positibo sa COVID-19. Ang solusyon ay nasa kamay ng bawat isa sa atin. Kung pagsasama-samahin natin ang ating mga palad, ay kaya-kaya nating hulihin at itulak palabas ang problema na ating kasalukuyang nilalabanan. Pakiusap. Samahan ninyo akong manalangin para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po sa inyo. Padumdum, alamin ang iyong papel sa lipunan at gampanan ito nang naaayon sa iyong kakayahan.